nakaulat panahon ni GMA resident meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. O mga kapuso, kahit tag-init na, hindi ibig sabihin ay hindi na puulan dahil posible pa rin yung mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, magiging maulan sa halos buong Northern Luzon kasama ni Zambales at Tarlac. Pero sa hapon yan mga kapuso, ibang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, makikita nyo walang ulan. Sa Metro Manila, mababa ang tsansa ng ulan kaya asahan ang maalisangang panahon. Maghapon yan, makikita nyo walang kakulay-kulay. At ang init factor natin bukas, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius. Pagdating man ng hapon, inaasahan ang mga pag-ulan sa maraming lugar sa Visayas. Pero mapapansin nyo, mga hanggang katamtamang pag-ulan lamang yung posibleng maranasan. Ganyan din sa buong Mindanao, pero may mga malalakas ha, lalong-lalo na dito sa may BARMM at Soxargen na pwedeng yung malalakas na ulan na yan, dapat po paghandaan dahil posible yung baha o yung pagguho ng lupa. Gaya ng nangyari dyan sa may Lake Cebu, South Cotabato, kung saan 19 na pamilya ang inilikas dahil po sa matinding pagbaha. Rumagsa ang tubig sa ilog matapos ang malakas na buhos ng ulan. Halos gumuho rin ang lupa sa ilang bahagi. Samantala mga kapuso, ito, may ilang pagbabago sa kategorya at pangalan ng bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa PAGASA, tatawagin ng super typhoon ng isang bagyo kung ang taglay nitong hangin ay nasa 185 kilometers per hour pataas. Hindi tulad po kasi nung araw na dapat 220 kilometers per hour ang kanyang taglay na hangin bago maging isang super typhoon. May pagbabago rin sa highest wind signal pero puro 1 to 5 pa rin yan. At mga kapuso, ang mangyayari ngayon kapag signal number 1 na, ang aasahan mo ay tropical depression. Pag signal number 2 ay tropical storm. Number 3 ay severe tropical storm. At pag number 5, sigurado po yan ay isa ng super typhoon dahil 100 kilometers per 85 kilometers per hour or higher ang inaasahang lakas ng hangin. Tinanggal na rin mga kapuso ng PAGASA ang mga pangalan na Jolina, Maring at Odette sa listahan ng mga pangalan ng bagyo. Ang tawag po diyan dinekomisyon na. At ito ay dahil sa bigat ng pinsala at dami ng casualties noong nakarang taon. Mapapalitan ng mga bagong pangalan yan, yung Jolina ay magiging Jacinto, Mirasol at Opong. Pero mga kapuso, sa 2025 nyo pa po, makikita yung mga pangalan na yan. Yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.